Welcome to my YouTube channel! Welcome back sa mga dati nang nanonood sa akin at welcome sa mga bago at sa video natin gagawin ngayon ay ang paborito kong video na palagi kong ginagawa. Ay hindi pala. Pangalawang beses ko palang na ginawa ay ang Ask Me Anything. Ito po ang Season 1 Episode 2 ng Ask Me Anything. Hello mga techs! Kaibigan, pero iba na namang grupo ng mga kaibigan ang magtatanong sa atin ninyo at malaya kong sasagutin ayon sa abot ng aking kaalaman, sasagutin ko ang kanilang mga katanungan. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, excuse me, mag-subscribe na kayo. Bago natin ituloy itong video natin, i-subscribe mo na muna, like and share, at paki-pang! Kalimbang na rin po ang kampana para maging updated kayo sa mga video ang gagawin ng atin ninyo. At kung nagawa nyo na yan, eto na ang una nating kaibigan na magtatanong. Hello guys, I am Teya Motes TV. Mayroon akong tanong kay Sis Cliff. Sis Cliff, nalilito ko. Alam ko hindi to related sa YT, pero nalilito ko, kailangan ko ng tulong mo. Pwede ba tulungan mo akong sagutin to? Kung ikaw ang pipiliin ko, sino pipiliin mo? Mahal ko o yung mahal ako? Mahal ko o yung mahal ako? So hintayin ko yung sagot mo ha, Sis, para matulungan mo naman ako mag-decision. Maraming salamat sa iyo and more power to you. Bye. Yon, si Teya Modes TV, ang ating kaibigan na taga Ayayay, Team Ayayay. Hi, hello. Maraming salamat sa Team Ayayay na patuloy na nandito sa likuran ko at nagbubuhat sa akin para patuloy na humakbang pasulong. Sa tanong mong yan, si Teya Modes TV, ang maisasagot ko lang sa iyo ay ganito kasimple. Kung sinong komportable sa iyo kapag kasama mo, yung kapag komportable ka doon sa kasama mo yung nagmamahal sa iyo, siya yung piliin mo. Kapag ka naman komportable ka doon sa mahal mo, kapag kakasama mo siya, edi siya yung piliin mo. Kung sinong magbibigay sa iyo ng harmony, peace, siyang piliin mo. Kasi ako, wala ako sa sitwasyon na yan. Ikaw ang makakakita niyan, sis, kung saan ka komportable. At kung sino sa kanilang dalawa ang magbibigay sa iyo ng peace and harmony at kaligayahan. Kasi may mga tao na pinipili yung mahal nila kasi yun yung nagbibigay sa kanya ng kaligayahan, na kahit na walang sukli yung pagmamahal nila, yun ang pinipili nila. Meron namang mga tao na pinipili yung nagmamahal sa kanila kasi kahit hindi nila mahal, komportable sila at yun ang nagbibigay ng kaligayahan sa kanila. Kaya sis, para sa akin lang, piliin mo kung sino sa dalawa ang nagbibigay sa iyo ng peace. Okay? At ito po ang susunod na magtatanong. Ay, thank you nga pala sa pag-accept mo ng invitation ko. Maraming salamat. At ito na ang susunod na kaibigan natin na magtatanong. Ito siya! Hello pala sa mga viewers ni Ate Gle. At sa iyo din, Ate. Hello. Ito po pala ang channel ko. At ang tanong ko po sa iyo is, ano ang nararamdaman mo na malayo ka sa pamilya mo? Ano ang nararamdaman mo na malayo ka sa pamilya mo? At lalo na ngayong may pandemic. Yun lamang po. At yun, si Sir Amser. Ang channel niya ay Sir Amser. Siya po ay isang batang YouTuber, content creator dito sa YouTube
YouTube world. Siya po ay nagbibideo ng mga gawa niyang likha ng arts, pagpipinta na mula sa kape at kung ano-ano pa. Subukan niyo siyang panoorin. At sa katanungan mo, Sir Amsar, kung ano ang nararamdaman ko ngayon na malayo ako sa pamilya ko, lalo na sa panahon na may crisis. Paminsan sumasagi sa isip ko ang kalungkutan kasi tao lang din naman ako na nalulungkot. Normal sa tao yon yung malungkot. Hindi lang ako mukhang tao, pero tao ako. Nakakaramdam ng kalungkutan. Dumadating sa point na gusto ko na talagang umuwi. Gusto kong lumipad para makasama ko yung mga anak ko, makasama ko yung pamilya ko, lalo na yung bunso ko. Tapos iniisip ko na lang na paglipad ko ng ganon, papunta sa Pilipinas, lipad na sa Kaisawalis o parang si Wonder Woman, ganon. Tapos babalik na lang ulit ako kasi nandito yung buhay ko eh, nandito yung pera eh. Kaya yun yung nararamdaman ko. May mga gabing gusto kong umiyak, pero hindi ko na lang ginagawa kasi for what? Kung iiyak ako, para saan? Hindi rin makakatulong yun. Diba? Maraming salamat sa napakagandang katanungan at sa pag-accept ng invitation ko na makasama ka dito sa vlog ko. Maraming salamat sa iyo, kid. Hanggang sa uulitin. At ito na po ang susunod nating kaibigan na magtatanong. Ayan siya! Ay, magandang buhay sa lahat. Una sa lahat, ang channel ko ay Leabeth Sarabilio. So, yan na siya mismo. Pangalan ko lang siya. So, tatanungin... Ito ang tanong ko, sis. Kailan at paano ka napasali sa Team Ayayay? So, explain mo lang. Bahala ka na. Basta, yun lang. Kasi, syempre, masaya tayo sa team natin, diba? So, paano at kailan ka napasali sa team? So, ayan. And, salamat din sa pag-encourage mo na sa pagdodrawing ko. Ayan. Salamat! Bye-bye! At yun ang isang napakagandang katanungan na nagmula sa ating kaibigan na content creator din. Siya nga pala yung nagpinta ng... nag-sketch ng picture ko. Yung nakaganan ako. Ang ganda, diba? Maraming salamat, Lea Beth. Kung hindi ka pa nila kilala, makikilala ka nila ngayon. Siya si Lea Beth, ang isang sweet na kaibigan ko. Sister ko sa Team Ayayay. Hello, Team Ayayay. Maraming salamat. Mabuhay, Ayayay. Magandang buhay. At sasagutin ko na ang katanungan ni Lea Beth. Ang kailan ba yun? 2 months ago, isang beses na nakapunta ako sa isang live ng isa sa mga leader ng Ayayay. Yan si Jan the Wanderer. Yan ang nakapulot sa akin kung bakit ako naging member ng Team Ayayay. Isang malinis at busilak na puso si Jan the Wanderer. Maraming salamat nga pala sa iyo, Jan the Wanderer, sa pagkupkup mo sa akin. At yun nga, pumasok ako 2 months ago sa isang LS, tapos nakilala ko siya. LS niya yun eh. Kaya ako nakapasok sa Team Ayayay. Maraming salamat, Team Ayayay. Maraming salamat, Lea Beth. Hanggang sa uulitin. At ito naman ang susunod na kaibigan nating magtatanong. Ayan siya. Hi, magandang gabi sa mga viewers ng aking kaibigan, si Glenda. Hello po mga ka-Glutineia TV. Ako po si Robilyn. Nandito rin po ako sa bansa ng kaharian ng Saudi Arabia. Isa din pong OFW. Ako po ay may isang katanungan sa aking kaibigan na aking mahal na mahal. Ilan ang butas na Skyflex? Bilangin mo yan, folks. Alam ko, alam mo yan. O, ngayon po sa mga gusto po mag-subscribe,
sa aking kaibigan. Subscribe po at mag-share at ilike po ang mga video ng aking kaibigan si Glenda. Glenda Glifonea TV. God bless, folks. I love you. I miss you. Mwah! At yun, ang kaibigan kong nasa damam ngayon, siya si Rubilin Bico. Matagal ko na siyang kaibigan. Nakilala ko siya dito sa bahay namin. Pero lumipat na siya ng trabaho, kaya medyo malayo na kami. I miss you rin, Rubilin. Maraming salamat sa napakagandang katanungan mo na parang gusto mong pigain yung utak ko. Pero syempre, matalino ang ate mo. Char. Hindi ako matalino pero hindi rin ako bobo. Alam ko ang sagot dyan. Sinerch ko bago po gawin tong video na to. Ang butas ng Skyplex ay 54. Kapag katatlo, yung isang pakete na ganon, times 3, 162. Sana nasagot ko ng tama yung question mo. Ang sweet mo kaya ngayon. Iba ka kapag nasa camera ka, Pooks. Hanggang ganyan, hindi ako sanay. Anyway, salamat. Maraming salamat. And see you soon. Sana magkita naman tayo kahit minsan. Maraming salamat sa iyo. At ito naman, humans, ang susunod na question. Ayan siya, ang ating sa pangkaibigan. At kay Ate Glupinea TV, ginawa ko itong video na ito para sa iyo. Ang tanong ko ay, ano ba ang mga bagay na tutunan mo simula na magkaroon ng lockdown sa buong mundo? Yan lang po. Sana sagutin mo. Maraming salamat. Ito nga pala si Sutalang 24. Ayayay! Bye-bye! Natuto akong magpahalaga sa buhay, sa kalusugan, sa mga taong nagmamahal sa akin, sa mga taong nagpapahalaga sa akin. Marami akong natutunan na hindi lang pala dapat nating pahalagahan ang mga bagay na valuable. Dapat nating pahalagahan ang bagay na hindi natin dapat masyadong pahalagahan ang mga bagay na worth, yung may presyo. Mas dapat nating pahalagahan ang value, ang tipong yung kunyari, ito, hindi naman ito mahal. Pero dahil may mga nakasulat ako dito, mahalaga siya. Yun, sana naintindihan nyo, no? Yung gusto kong ipahatid sa inyo at sa iyo, so talang. At sana may natutunan ka, kayo, sa video yung ginawa ko ngayon. Maraming salamat sa panonood. At dito na natin tatapusin ang video na ginagawa natin ngayon sa Ask Me Anything video. Maraming salamat sa mga nagpa-unlock ng aking imbitasyon para makasama ko dito sa video na to. Maraming salamat sa inyo. Pahalagahan natin ang buhay. Pahalagahan natin ang mga taong nagpapahalaga sa atin. Maraming salamat po. Stay beautiful and cool. And be a happy soul. Goodbye.